Isang magandang to dito tayo sa ating opisina. Pinapauwi na tayo para sa Bernice ay ito yung bibigay kong update sa inyo ay babalik na tayo sa bilang ka-trackers dito sa Europe. Hindi ko palang alam kung ano ang expedition o ruta. Thanks to God, nakumpleto na ang lahat ng dokumento ko bilang trackers sa Europe. Kasi ang inantay natin pag tayo pumunta sa part-time o naghanap tayo ng paraan para kumikita tayo, may extra money doon sa Toyota factory. Nagtrabaho tayo sa loob ng 2 buwan. Ito talaga ang buhay OFW dito sa Europe, lalo na kung ikaw ay isang ka-trackers at kung baguhan ka, talagang matigil ka na ng mga ito. Nga sa akin mabilis pa to, 2 months, 3 months. Yan na, hiyang na yung mga kahoy dati, naglalakad din ito, napuno ng isno ito. Shout out sa ating mga subscriber dyan, lalo na sa Amerika, sila Pogi Boys at iba pa, si Ma'am Tony Lisa, at marami pa tayo dyan sa Canada, dito sa Europe, sa Middle East, Southeast Asia, Australia, New Zealand, sa 7 continents of the world. Mayroon tayong hindi tayo nawawala ng mga kaibigan. At maraming salamat dahil naka 4,100 na tayo mahigit. Ito na yung susi sa ating tagumpay. At sana kung manood kayo, hindi lang sa pag-like at comments, kung hindi tapusin at huwag i-skip yung patalastas, kasi dito tayo kumikita ng pira. Ang ipangako ko sa inyo, mga ka-trackers, mga kapatid, mga kaibigan, ang kikitain ito ay ipamahagi ko sa mga kabataan. Diyon muna ako magkumpisa sa amin, sa shout out sa aking bayan, sa New Bataan, Davao de Oro. Doon ko to ibibigay sa Kabinoangan Central Elementary School, sa grade 1 at saka sa grade 2. Sana ay kung nakapanood kayo dito ay tuloy-tuloy yung suporta sa akin para mas marami pa tayong matutulungan. Ito, tuloy-tuloy na ito, mga ka-trackers, dahil kumpleto dokumento na tayo. Kung saan tayo makakarting ay ipamahagi ko sa inyo. Sa mga may mga nagtatanong sa akin na wala bang age limit dito sa Europe, ang sagot ko sa inyo ay walang age limit. Hanggat sa malusog pa yung katawan mo at kaya mo pang magtrabaho, kagaya doon sa sinasabi ko, nagtrabaho ko sa Toyota, ang mga kasama ko doon mayroon pang 63 years old, yung iba nga 70 years old, nagtatrabaho pa. Basta kaya, hanggat kaya mo, ang bibilis pa, parang tatalunin pa yung bata. Kasi ang pagkakaiba sa Pilipinas, mayroon tayong tinatawag na SSS at government naman GSIS. At yung mga wala na ganyan, lalo na walang permanenteng hanap buhay, ay talaga kawawa. Dito kasi kailangan talaga kumayod para mayroon silang pambili ng pagkain. Hindi naman natin masabi na pangbili ng gamot dahil malulusog mga katawan nila, parang walang mga sakit. Ito, ayaw niyang mag-abante. Yun. Nakabalik na tayo dito sa itong lugar na to, mga katakis, dito sa bahagi ng Pulan. Ito ay siyudad ito.
hindi kagaya doon sa pinanggalingan natin na usa lang makikita natin. Napakalayo yung tindahan. Ay dito kumpleto. May McDonald's, KFC, Burger King, may malaking mall. Ito ipapakita ko sa inyo. Dahil ipapagawa natin ang aking GPS, ipa-upgrade. Dahil sa tingin ko kailangan na lagyan ng memory card. Sa mga nagbabalak pa lang na pupunta dito, factory workers at mga trailer driver, pinaka-importante lang magdasal kayo. Magdasal lang, maniwala sa Panginoon, kasi sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Uunahin natin ang Panginoon. Kasi kung wala ka Panginoon, hindi natin masasabi. Mas maganda yung may Panginoon magbigay ng gabay sa atin kung anong gagawin natin. Siya lang ang makakatulong sa atin. Pati sa paghanap ng pira, dahil sa pag-apply natin ay kailangan ka na gagastos ng pira ito. Walang libre. Hindi natin pwede na laway at bininad ang puhunan. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Dahil sa inyo ay gaganahan din tayo magawa ng mga video pa, lalo na yung mga importante na video. Sa aking mga kapwa OFW, sa base lang sa aking mga narinig at experience, yung mga nanggagaling sa Taiwan, Hong Kong, South Korea, galing sa atin sa Southeast Asia, maraming nagbabalak na pumunta dito sa Pulan, lalo na kung factory workers ang pupuntahan nyo. Mayroon namang iba na nagtatakumbay, na malakas sa loob, na nakalipat sa France, Italy, Spain, galing dito, may iba sa Amerika, Canada. Yan o, pakita ko yun o, nagkakatraffic ito sa tulay. Yan o. Oh. Yun. Yung iba nakausap ko, nagsisisi talaga. Kasi ang bigayan nito ay mababa lang dahil pinagbase ito sa ekonomi. Kasi islote ang pira nito. At napakalaki yung placement pay, yung nagagaling sa Pilipinas, para bang ang nakakapira dito ay ang agency lang. At napakahirap ang trabaho. Maganda pa to, Toyota na puntahan ko. Yung iba, napakahirap ang trabaho. Pero kung ikaw ay malakas ang loob mo at hindi parte, ay pwede ka dito. Yung kagaya ng galing sa Middle East, hindi pa rin pareho ang sitwasyon. Disclaimer lang, hindi ako naninira kung hindi nagsasabi lang ako ng totoo. Base rin sa aking nakikita at nakausap, maraming nagsisisi at bumalik noon kung saan sila nagagaling. Kasi ayaw ko yung mag-encourage sa inyo, dahil pagdating dito ay magsisisi lang kayo. Pero kung yun ang sinasabi ko, kung malakas naman ang loob nyo, tiwala sa Panginoon. Kasi mayroon ding mga nagtatagumpay rin na nakalipat sa ibang lugar. Shout out pala sa aking mga kasamahan sa kakwarto ko, mga kolega, si Lester Salazar, si Louis Solis, at si yung kaibigan ko si Renanti Mago, at sa iba pang tatlo kong mga kasama, si John, William at Godfrey. Shout out
sila ay medyo malapit-lapit na, nangangamoy na rin na sila ay pabalikin na dito para ay sa ganon mag ano na, anong tawag dito, magumpisa na sila. Ngayon ang ginagawa ko ngayon, kanina bumili pa ako ng isang tangke ng LPG dahil ay kailangan natin magdagdag kasi mahirapan tayo pag maubusan ng gasol or LPG. Hindi man talaga gasol ang pakalan dyan, LPG, at bibili pa tayo ng butin para tuloy-tuloy, hindi tayo maproblema kasi napakahirap. Pintas na dito pagkapasapulan, ito yung ano, yung sa mga paparating pa lang dito, kung dito sa pulan, ang pulan ang pinakamura na bilihin. Kasi kung makarating na bibili sa Norway, mag time stop ang presyo, napakamahal kasi ang pira ito ay iba, kronos. Pag Germany naman, Italy, France, Austria, ang pira dyan ay euro. Nandito na tayo mga katrakya sa pinakasintro. Yan. May papagawa tayo. Ito. May isang malalaking kosmos. Bedroom ka. Yan. Ako ay natutuwa talaga at nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil nakumpleto na natin ang ating dokumento kagaya ng TRC Code 95, EDR at European License. Dati mayroon natin yung pink paper. Mahirap, daming mga requirements po pag ikaw ay isang katrucker dito sa Europe. Kailangan kumplituhin mo yan bago ka makabiyahe kasi hindi ka pabibiyahin sa company kung hindi ka kumplito kasi sila naman ang mapapahamak sa'yo, dahil sa'yo. Ito tanghaling tapat pero napakalamig pa. Siguro sa susunod na buwan medyo maramdaman na natin yung medyo mainit-init ng konti. Tatawid tayo mga truckers. Mamaya-maya, yung mga dalawang tangke natin, palagyan natin ng laman, ng gas. Ito. Pupunta tayo malapit sa City Hall. Ang problema nito, anong oras na ba ngayon? Alas 12. Check natin ang oras. Check time. Uy. 12:10. Parang magsarado na yata. Sige lang. Shout out sa aking mga kamag-anak sa Rosaryohan Batuan Bohol at sa Limokon Dimyao Bohol, lugar ng aking mga lula at lolo. At shout out din sa aking mga kamag-anak, mga tiyuhin, anak ko si Christian Glenn, Cyrus Glenn, Nico Al Glenn. Shout out at sa aking mamak papa si Jire, kapatid ko, at saka si Grace, sa kanilang mga anak, mga kapitbahay, mga kaklase, mga kaibigan, sa ating lahat tayo ay sana ay tuloy-tuloy lang ang suporto niyo sa akin para kasi nasa puso ko talaga na makatulong sa kapwa. Mahirap yung makasarili ka, mas magaan ang loob natin kung makatulong sa kapwa.
lalo na ngayon na marami pang naghihirap kasi nadaanan tayo ng pandemic. Kahit sa maliit na bagay, malaking tulong na to sa kanila. Pambili ng ballpen, lapis, crayons, notebook at iba pa sa kagamitan sa mga kabataan para sila ay mag-aaral, dahil sila ang pag-asa ng ating bayan. Sa nga hindi pa nakakalam, itong Pulan ang sa mga Romano-Katoliko, ito yung lugar ni Pope John Desican. Dahil dito sa Pulan ay dalawa ang Katoliko. Mayroong Orthodox at Roman Catholic. Sige mga ka-trackers, dahil ay medyo mabahaba na ang video natin. Sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe naman para at pinutin yung notification bell para tayo ay magsama-sama at makakatulong at magkaisa tayo. Maraming salamat. God bless.